Purposes, anong pangalan mo tsaka ano ang role mo dito sa limited edition? Okay. Go. Okay. Ako po si Jomarie Angeles. I play the role of Mario, isa po sa lead role sa BL series na to. Okay. Na, paano ka nakuha? Nag-audition ba kayo? Basta ka nilang kinuha ka? Paano? Yes, nag-audition po ako. Around second week of January po. Ayun. And luckily, ako po yung kinuha ni Direk Jill. Okay. So, ano yung mga kwento? Ano yung pinagawa sa iyo sa audition na hindi mo makakalimutan? Nung audition, yung first part, pinagawa ko ng monologue na nagbablog para nagkikwento ng love story. Tapos yung second part, pinartner ako sa tatlong guys. Parang chemistry check, ganyan. Uh-oh. Pati yung contrast. Uh-oh. Kasi ako yung simple guy dito, yeah, na probinsyano. Ayun po. Okay. So, limited edition, marami nang, di ba 2020, ang daming lumabas ng mga BL series. Paano may iba dun yung limited edition? Tingin mo? Ito pong BL series na to, pakiramdam ko, mas iba yung drama nito compared sa mga BL series na lumabas. Mm-hmm. Ay na lang muna kasi may-spoil eh. Pero kikiligin ba ang manonood? Opo, syempre kasama rin po yung kilig dyan, lalong-lalo na sa first part, syempre para ma-build up yung story. Mm-hmm. Pero towards the end, dun lalabas yung drama. Okay, meron din bang medyo sexy nung corner, nagpapakita ng skin, may ganun din ba? Meron. So, dapat abangan yan. Meron, okay. Meron po. Meron. Okay. Konting ano na, bago ka makuha sa limited edition, saka nag-upisa pa tayo. Ano mga past projects? Okay, ang mga past projects ko po, nagsimula po talaga ako sa independent film scene. Part po ako ng Marosa, yung nag-content festival. Signal Rock po by Direk Chito Ronyo. Tapos, nagsusupport na din po ako sa mga ABS na serye. Ano yun? Ano yung mga serye? Magpahanggang Wakas po. Kapatid po ako ni Jericho Rosales doon. Okay. Tapos yung last ko po na serye, Playhouse, kapatid ko po si Angelica Panganiban doon. Mm-hmm. Ayun po. So, under ka ba ng Star Magic? Ano? Hindi po. Hindi po. Okay. Pag nang gumaganap ng BL series, ng mga BL projects, medyo na-identified na doon dumidikit yung role. Ikaw ba may chance ka? I mean, hindi ba mahirap sa'yo as actor na kumawala doon sa role from BL series? Challenging po ang gumanap sa isang BL series, pero trabaho po yun eh. Trabaho namin bilang aktor na gampanan yung role namin na makatotohanan talaga. So, part of the job. Okay, ang Filipino, di ba, sige, supportive ang pamilya pero may pagka-conservative pa rin. Ano reaction ng family mo nung tinanggap mo tong sinabi mo sa kanila tong project na to? Proud po sila kasi medyo matagal ko pong hinintay yung magkaroon ng opportunity na magbida sa isang project, sa series man o pelikula. So happy po sila para sa akin. Walang pagpipigil man lang kasi kakaiba yung role mo. BL series to, walang ganun? Wala naman po. Parang support agad. Opo. Wala naman po kasi medyo malala din yung role ko sa Marosa. So okay naman po to. Mas light po to. Hindi naman po kasi wala po akong maisip na ibang word pero bastusin yung BL series namin. So gagawin naman po siyang may taste. So okay. Wala po akong dapat ikahira sa pamilya ko. Yeah. Okay. Nung ano, di ba siyempre parang nag-script reading na ba kayo? May mga ganun na ba? Opo, kanina lang. Kanina lang. So masasabi mo bang marami kami nga abangan na mga markado at may hirap na eksena from you, from your character? Opo, lalo na po sa character ko. Kasi yung character ko yung storyteller. Parang point of view ko yung nangyayari. So sa akin po yung bigat din. Okay. Dito lang ba ito sa Pilipinas? Or ano, lalabas ba kayo na bansa? May probinsya bang eksena? Kwento, may ganun na ba? Pilipinas lang po. Pilipinas lang. Mostly Manila lang naman. Metro Manila lang. Okay. Okay na. So ano, promote mo na. Kailan namin ito mapapanood? Tsaka saan? So yun po, sana po panoorin yung limited edition. To be directed by Jill Ordaneta, produced by Jojo Bragais po. Mapapanood nyo po yun sa Bragais TV sa YouTube channel ni Jojo. Okay. Ayan. Sana po abangan nyo kung kailan mismo i-air yung first episode. Okay. Thank you. Okay.